Ayun o, magluto tayo ng adobong bibi mga idol. So ayan, binigay ni tatay, nalinisan na dalawang fresh na bibi. So ano pang gagawin natin? Hiwain na yan. At ayan na, nahiwa na nga. At nakahiwa na rin ako ng bawang, sibuyas, luya. At syempre, meron ding tanglad or lemongrass para walang lansa. Para mabisang mabisa mga idol. So ano pang gagawin? Igisa na yan. Lagyan mo na ng mantika idol. Ano pang ginagawa mo? Dahil sa walang rides ng motor at walang makontent na cycling race. So at Sabado ngayon, walang trabaho. Ako ang nakatoka na magluto ng aming ulam mga idol. So ano pang gagawin? Painitin ng mantika. Siguraduhin ng mainit mga idol. At pag mainit na, ilagay na ang unahin ang luya mga idol. At nilagay ko na yung luya. Igisa lang hanggang sa maging brown. Then isunod na yung ating bawang mamaya. Haluhaluin lang mga idol. Ganito tayo tuwing Sabado pag walang pasok. So uwi tayo ng probinsya para magluto ng ating ulam. Okay na yan, at ilagay mo na rin ang bawang mga idol. Yan, at isunod natin mamaya yung sibuyas. So medyo naglaylo yung ating mga siklista ngayon, magawa ng pasukan na. At wala tayong masyadong makontent. At kami rin ay may pasok na, so hindi kami nakakapag-rides ng aking mga kasama. So haluin lang ito hanggang sa maging golden brown ulit. Then pagkatapos ay sunod na ang sibuyas. Okay, ilagdagan natin ng mantika at medyo natuyo yung ating mantika. Haluhaluin lang ang mga idol at para maging maganda yung kalalabasan at hindi masunog yung iba. Yan, at nakikita nyo mga idol, kulay brown na o golden brown. So pwede na natin ilagay yung ating sibuyas. Sibuyas! Pasok! Ayan! Lagay lang ating sibuyas mga idol at igisang mabuti. Yung lulutuin pa lang natin ngayon idol is yung binigay ni tatay na dalawang bibi. So maswerte tayo at binigyan tayo. Marami siya kasing alaga. So lulutuin natin sa adobo. So tignan nyo, sundan nyo na lang mga idol kung gusto nyo rin magluto. The best itong bibi mga idol. Ganito ang gagawin para mawala ng lansa. So ayan, pwede na natin ilagay yung ating bibi. So ito na siya, yung dalawang bibi. So ilagay na natin. Masarap to sa tanghalian, hapunan, nagahan man yan, pwede rin pulutan. Igisa lang to mga idol, hayaan lang natin itong kusang magkatas, haluin lang natin ng haluin. At mamaya magkakatas na yan, kaya no need na nalagyan ng tubig. So tignan nyo na lang, panoorin nyo na lang mga idol kung paano kulutuin itong ating bibi or duck sa English. Siyempre, mga idol, so lagyan natin ng patis para magkalasa na rin siya. Para manuot o yung ating yung lasa ng patis sa karne ng bibi. Konti lang mga idol, so huwag niyo masyadong damihan kasi maalat din ang patis.
gumamit na ako ng pressure cooker dito mga idol para mabilis siyang lumambot. So takpan na natin. Ayan, so ingat lang sa paggamit ng pressure cooker mga idol, kasi pag hindi nyo alam, pumuputok, sumasabog yan. So nakalimutan ko pa nga ilagay yung ating lemongrass o tanglad sa Tagalog. So yan yung isang sikreto para mawala yung lansa ng kahit anong klaseng karne ba yan or isda. Ayan mga idol, at kung papansinin nyo, kusang nagkatas yung ating bibe. So katas nyo yan mga idol, hindi ko yan nilagyan ng tubig. So yan, pakuluin lang natin sa sarili ng katas para malasa. At syempre, lagyan natin ng isa pang sikretong sangkap. Walang iba yung ating Sprite. So, lagyan lang natin ng Sprite para dagdag bango, mawala yung lansa at manuot yung lasa rin. So, yan. Huwag natin ilagay lahat mga idol kasi nauuhaw ako. Syempre, yung tira. Pakuluan lang natin ito mga idol. At ayan, at kumulo na. So, lagyan na natin ng isa pang special na sangkap, sukang gawa sa tubo mga idol. So marami dito sa probinsya ng Tarlac. So lagyan natin ng sukang gawa sa tubo. So ibang klase yung asim ito, may halong tamis mga idol. So yan. Then syempre lagyan na rin natin ng toyo. Depende po sa atin kung gaano karami yung toyo. Huwag naman masyadong madami kasi maalat din po yung toyo natin. At kung natatandaan nyo, nilagyan na natin kanina to ng patis. Ayan, at inihanda ko na rin yung oyster sauce at siyempre yung liver spread na yung sangkap din na ilalagay natin maya maya mga idol. So hayaan muna natin kumulo para manuot yung lasa ng mga sangkap na nilagay natin. Ayan na siya mga idol, so lagyan muna natin ng buong paminta. Depende sa inyo, pwede rin durog. At mukha nang masarap yung ating adobong bibe. Ayan, lagyan ko rin ng durog para mas masarap. So tignan nyo mga idol, nakakatakam. Siyempre dahon ng laurel, pampabango. Nataluhin lang natin mga idol. So hindi ko na to lalagyan ng sili, maya maya na lang kasi may mga bata tayong kasama. Baka hindi nila makain mga idol. So yan, ang bango ng ating adobong bibe mga idol. So nakakagutom. Siyempre, lagyan natin ng isang magic. So, huwag natin ilagay lahat. Tira lang yan, mga idol. Lagyan lang natin ng konti. Ayan mga idol, at ilalagay na natin yung oyster sauce, pampalapot at pampalasa ng sabaw. Ayan, kung papansinin nyo mga idol, hindi ko na tinanggal yung tanglad or lemongrass para maging mabango at mawala talaga yung lansa ng ating bibi. So lagyan natin ng isa pang sikretong sangkap, senyorita, baka naman, liver spread. So lagyan na natin mga idol, pampasarap ng sarsa ng ating adobong bibi. So, litong ulam mga idol, at pwede rin pulutan. Kapag nakita ito ng mga pinsan, siguradong magsisidatingan ang mga yan. Ayan mga idol, at luto na yung ating adobong bibe. So tingnan nyo yung sabaw. So konti na lang, kusang nagmantika. Mantika ng ating bibe at konting sarsa na lang mga idol. So okay na yan. Goods na yan mga idol. So ang gagawin na lang natin ay pumunta sa likod ng bahay. Ayan yung aking alagang pusa. Shout out sa'yo. Kaiba yung mata niyan mga idol. Talented yan. Ang alam nyo lang ay kumain ng cat food. So dito sa likod ng aming bahay mga idol, kukuha tayo ng sili. So mayroon dyang palbos ng kamote, sa susunod na yan meron ditong mga pulang sili mga idol. So lagyan natin ito mamaya. Syempre tabihan natin ng ulam yung mga bata. So pagkalagay ng sili mga idol, the best na yung
ulam at syempre pulutan mga idol. So yan, pitasin lang natin. So iba talaga pag probinsya, pwede kang magtanim kung saan saan lang mga idol. Tignan nyo naman mga idol, mga siling native yan. So yan na yung resulta ng ating adobo. So tabihan natin ang ulam, yung mga bata, mga idol, lagi natin sa bawo, syempre pampagana. Tingnan nyo naman mga idol, wala yang kalansa-lansa. Solid mga idol. So kung papansin niyo yung karne mga idol is malambot na siya dahil pressure cooker yung ginamit. Tingnan nyo naman mga idol, halos sasayaw yung laman ng karne sa lambot. So yun lang mga idol, salamat sa panonood. So hopefully kayo ay mag-like at share.